pagiging malusog ay hindi lamang nangangahulugan na wala kang pisikal na karamdaman tulad ng pagkakaroon ng diabetes, kidney disease, rheuma, or iba pang sakit na maaaring nagdudulot sa iyo ng pain at kahirapan sa paggalaw or pagsasagawa ng iyong mga pang-araw-araw na gawain o ng iyong mga activities of daily living. Kundi, ang salitang kalusugan ay tumutukoy din sa kalalagayan ng ating emosyon, sosyal, intelektual, at espiritual na buhay. Kapag sinabi pong emotional health, ito ay tumutukoy sa kung gaano ka katatag kapag ang mga problema or ang anumang stressful na pangyayari ay dumarating sa iyong buhay. Kaya mo bang kontrolin ang iyong mga positibo at negatibong emosyon? O ikaw ba ang nakokontrol ng mga ito? Halimbawa, kung ikaw ay nakaranas ng pagkagalit, ikaw ba ay nakakagawa ng mga bagay or nakakapagsalita ng mga bagay na talagang pinagsisisihan mo afterwards? Paulit-ulit mo bang iniisip kahit ang mga maliliit na problema to the point na hindi ka nagiging productive sa bawat araw? Patuloy ka bang nahihirapang makapag-isip ng solusyon para sa iyong mga problema? Or baka naman nawawalan ka na ng pag-asa sa buhay? Ang mga bagay na ito ang sumasalamin sa ating emotional health. Ang social health naman po, ito ang aspeto ng ating kalusugan kung saan dapat ay mayroon kang maayos at matatag na social connections. Itong social connections na ito ay maaaring mula sa iyong magulang, kapatid, asawa, mga anak, mga kaibigan, o mula sa iyong regular na nakakasalamuha sa iyong komunidad, halimbawa ay mula sa iyong trabaho or church. Mahalagang maramdaman mong nag-e-enjoy ka sa pakikasalamuha sa ibang tao, sapagkat sila rin ang magiging social support mo sa panahon na ikaw ay makakaranas ng mga pagsubok sa buhay. Sila yung mga taong malalapitan mo at mapapaghingahan mo ng iyong mga saloobin, at sila ang mga taong handang makinig sa iyo at magbigay ng makabuluhang payo sa iyo. Ang kawalan po ng social support ay may kaugnayan sa pagkakaroon ng mga depresyon at pagkaranas ng matinding kalungkutan. Pag sinabi naman pong intellectual health, ito ay tumutukoy sa ating pagnanais or sa ating motivation na patuloy na matuto ng mga bagong kaalaman or knowledge at kakayahan or skills. Kahit matanda na ang isang tao, siya rin ay meron pang kakayanang matuto ng mga bagong bagay. Halimbawa, ay kung patuloy mong i-enhance ang iyong mga hobbies, kung makikilahok ka sa mga activities sa iyong komunidad, kung ikaw ay may desire na magkaroon ng bagong mga karanasan or new experiences, at ang pag-engage sa iba pang mga personal at professional development programs kung saan ang iyong intellectual na kalusugan ay patuloy mong papatatagin. Ang atin naman pong spiritual health, ito ay makikita sa tatag ng ating pananampalataya o ng ating paniniwala na may greater force sa mundong ito, pagkakaroon ng sense of purpose sa buhay, at generally ay kung may kapayapaan or kapanatagan tayong nararamdaman habang patuloy po tayong naglalakbay dito sa buhay. Kung nagustuhan niyo po itong aming video at nais niyo pa pong makapanood ng iba pang Tagalog health videos, paki-like lang po at mag-subscribe dito sa aming channel, dito po sa Tagalog Health Talks. Muli po, ako po si Nurse Dayan, at ako rin po ang creator ng Tagalog Inspirational Talks. At maraming salamat po sa inyong panunood.